Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Misteryo sa Nursing Building. Alam mo ba taong 2000, may nangyaring kababalaghan sa FAU. At ito ang babaeng tumalon mula sa 7th floor ng building. Si Maningning Miklat ay isang dalubhasang makata at pintor mula sa Filipino-Chinese na pamilya na nakapagtala ng mga di matawarang likha, libro at mga pintang nagbigay karangalan sa bansa. Nagtapos sa UP Diliman at kumuha ng master's degree sa UP at Ateneo. Nakapagturo rin ng arts sa IARFA o Institute of Architecture and Fine Arts ng FEU. Taong 2000, pumaindayog ang pangalan niya sa pamantasan dahil sa pagiging mabait, tahimik at paladasal na guro. Noong September 29, 2000, sa edad na 28, ay ikinagulat ng lahat nang tumalon ang propesora mula sa ikapitong palapag ng nursing building, ang dating IARFA building. Nagtago man ang tunay na katotohanan sa sanhi ng pagpapakamatay nito, nanatili naman ang mga kakilakilabot na experience ng mga estudyante sa ikapitong palapag ng nursing building. Sa tuwing sasapit daw ang 8 ng gabi, may naririnig silang umiiyak at parang may kung anong hangin na siguradong mararamdaman mo na siyang magpapatayo ng iyong balahibo. At nung minsan, nahinto magturo ang isang propesora sa isang panggabing klase sa ikalawang palapag ng nursing building. Dahil sa isang tunog ng pagbagsak ng tila mabigat na bagay mula sa taas, napapatingin ang lahat kung saan nagmumula ang matinding kalabog na iyon. Mayroon na ring insidente na nagpakita si Maningning sa elevator ng naturang gusali at talagang maiiyak ka sa gulat. Minsan parang may makakasabay ka sa pagbaba mo sa hagdan at may biglang hawak sa likuran mo. Mararamdaman mo ito lalo na pag nag-iisa ka. Mayroon ding naganap na may pumasok sa isang silid sa 7th floor sa mga first year nursing student at nagpakilalang siya raw si Maningning Miklat. At nang sandaling magpaalam ito, naglaho na ito't hindi na muling bumalik pa. Mapanindig balahibong nalaman nilang matagal na pala itong patay. Minsan itong nagpapakita sa ilang estudyante sa hallway. Nakatingin na tila malungkot at nakaputi. Maging sa konektado nitong EBO Education Building ay takot ang mga panggabing klase nang sumilip sa daanan ng nasabing hallway. Ganoon din sa chapel ng FEU sa tabi ng AB o Arts Building, nakikita raw tuwing gabi ang isang babaeng nakaputi at nakaluhod sa loob ng simbahan. At sinasabi ng ilan na si Maningning daw iyon, dahil bago ito umuwi noon, ay lagi itong nagdadasal at dumadaan sa chapel noong nabubuhay pa. Isa lamang ang kwento ni Maningning sa mga kakilakilabot ng kabilang nangyayari. Sa pagsapit ng gabi sa FEU at sa tuwing makakarinig ang mga estudyante ng mga ganitong kwento, ang payo sa kanila ay mag-aalay na lamang ng dasal. Payo pa ng ilan tuwing dadaan ka ng nursing building o di kaya sa simbahan, tibayan mo loob mo dahil maaring may gustong ipahiwatig si Maningning sa iyo. Hindi niya hangad siguro ang manakot o takutin ang kung sino. Marahil ang mga nabanggit above ay nagpasalin-salin na lamang at ang iba ay maaaring bunga lamang ng sariling imahinasyon, dala ng takot. There is such hype and interest regarding the paranormal due to curiosity because this paranormal contains the element of mystery and enigma. And when people encounter such instances, the first thing we need to do is to offer prayers, FEU psychology professor said.
hindi na importante ang dahilan kung bakit nagawa ni Maningning ang ganong bagay. Di na rin mahalaga ang tanong kung bakit ito tumalon sa 7th floor. Ang mas magandang alalahanin siguro na si Maningning bilang isang guro na may dedikasyon, lalo na naging bahagi siya ng FEU Ayarfa. Isang guro na naging tagapagtaguyod ng ilang mga mag-aaral noon na ngayon ay matagumpay na sa sining at larangang kanilang pinili. Hanggang dito na lang, salamat sa pakikinig.